ng mali eh. Mapapahiya ka eh. Oo, napanood ko lang dati kasagsagan ng patayin. Kaya nga Ate Annalyn Palisok eh. Ayun na nga. Tapos pinrob pa ngayon ni Ruy Nagarama na talagang PNP pa ang ano, member pa ng kapulisan ng nagpatumba. Grupo daw. Ay, ito yung reward system. O, kaya siguro, pag bumagsak kay Halili, may reward. Ayan, o. A flow ng money. So, makikita natin, Mr. Chair, ang driving factor, bakit marami po yung ano, no, pinatay na mga may hirap dahil may rewards. At itong rewards na ito ay inaano pa yan ng kota, di ba? Tama po ba? Dito sa EJK ni Duterte ay ano, no, ay ito po yung driving force, yung reward kung bakit ang dami po mga pinatay na mga may hirap. Kinukumpirma niyo po ba yon, Ms. Garma? Mr. Chair, with regards sa quota po, I think discretion yun ng mga RD, PD. But with regards to the rewards, nag-exist po, Your Honor. What do you mean? Sa quota po, it hindi po nakotahan. Okay, so wala yung discretion. Pero yung, Mr. Chair, yung reward system na, kasi dito, yung flow ng yung flow chart ng inyong affidavit, basically reward system at may flow of payment, di ba? Nag-exist po. Nag-exist? Yes po, Your Honor. Nag-exist? Yes po. Okay. So, ulitin ko nga, ito yung dahilan kung bakit nagkaroon ng ano, no, siguro na entice ang mga operatives, ang mga pulis para doon sa EJK. Tama. Posible po, kasi okay. Hindi ko rin din alam kung ano po iniisip nila, Your Honor. Tama, kasi posible. sa flow mo kasi, a flow ng payment, so mula kay Bongo, di ba? Binibigay yung pera kay Ermina Espino. From Bongo, bumababa kay Edelberto Leonardo. At from kay Leonardo, nagpupunta yan sa chief ng regional SOG, PIDEA, Bucor, hanggang sa CIDG, hanggang sa all regional chief ng CIDG. So, yun po yung flow ng payment. So, tama. Doon sa ano nyo eh, doon sa ginawa nyong diagram. Your Honor, kasi kung minsan hindi dumadaan sa RD, parang may naka-assign na focal point. Depende kasi po kung ano naging arrangement. Si Sir Leonardo lang po nakakaalam. Okay, so therefore, Honor, from Leonardo, parang format din natin, Annalyn. And from Bongo, Senator Bongo, parang isang lahat na pupunta kay Leonardo. Yeah, it appears that way po. Yes. Kasi nga, yun ang sabi ni Pedro na galing kay, na pinapadala sa kanya. Okay. So, okay, so yun na po ang na-establish natin, yung pera nang gagaling kay Bongo. So syempre, galing yan kay PRRD. Tama? Kasi dito sa diagram nyo, parang directly in-implicate nyo na si Duterte, Rodrigo Duterte. Pagdating po, it's just a communication flow, Mr. Your Honor. But I do not know kung galing po doon. Basta ang sinabi lang ni Pedro, si Mooking ang nagpapadala. So, okay, kung pero saan Mooking man kinuha niya ni Mooking, that I do not know. Pero yes, pagdating po kay Bongo po, siya ang binimeeting ni Sir Leonardo. Siya, nag-meet sa kanya, nakikipag-arrange. So, alam naman natin, Mr. Chair, na si Senator Bongo at saka si Senator Ronald Bato ay talagang close yan kay PRRD. Tama? Ms. Garma? Opo, Mr. Chair, okay. Your Honor. So ito pong, ulitin ko yung ano, no, pagtatanong dito sa funds. Kasi Mr. Chair, kung napansin ninyo, 2017 hanggang 2022, lumobo ang confidential funds. No, from, ayan, naging 400 plus billion ang confidential funds. So do you think yung pera po ay
isang source po ng pinagkukuhanan ng rewards ay yung confidential funds or intelligence funds. Ayoko po mag-speculate po, Miss Your Honor. Hindi ko po alam kung anong source, okay. Your Honor. So, kung hindi niyo yun masasabi, well, obvious naman, Mr. Chair, no? Pagdating dito, no, kay Bongo tsaka kay Ronald ba to, close kay PRRD, at ang pera, ang flow ng pera mula kay Bongo hanggang kay Muking patungo kay Pedro, at si Leonardo yung bahala dun sa ibang ano na pagbibigyan ng pera as the matrix show or the flow chart show. As minention mo si Peter Lim, at doon sa affidavit ni Kerwin parang ini-implicate ni parang sinasabi doon sa affidavit ni Kerwin na pinapa-implicate si Peter Lim doon sa war on drugs or doon sa droga. Hindi mo minention si Michael Yang. May alam ka ba kay Michael Yang? Wala po, Your Honor. Kaya ko lang na-mention si Peter Lim because I was assigned in Region 7 at it appeared that he is the biggest drug lord sa Visayas area. That's why siya lang ang naaalala ko as far as Visayas area is concerned. Okay. So hindi mo alam na baka si Michael Yang ay sa Mindanao area naman? Wala po kung alam, Your Honor. Okay. By the way, ang mas mataas sa inyo ni Leonardo ay si Colonel Leonardo, tama? Kayo po yung... Yes po, class 96 po siya. Okay, class 96. Kasi sa affidavit ninyo po, kinausap kayo ni PRRD para bumuo ng task force at naisip ninyo si Leonardo. So, wala po siyang... Hindi siya nagsabi na bubuo kami. Okay, pero naisip niyo po, dahil wala kang experience, si Leonardo yung naisip mo. Hindi po. Very specific po instruction, operatiba na Iglesia ni Cristo. Definitely it's not me because I'm not an Iglesia ni Cristo, Your Honor. At saka hindi talaga ako operatiba. Yes, sinabi niyo po kasi sa affidavit ninyo na wala nga kayong experience. Hindi ba? Alam nyo ba? Napansin nyo ba? Kung kailan na umamin si Garma, hindi umattend si Leonardo. Nagkataon nga ba ang lahat? Ha? Napansin nyo ba? Nagkataon ba na kung kailan umamin na si Garma, wala si Leonardo? Kung nandito si Leonardo nung oras na ito, nakagulat yun. Gulat na gulat kung si Jovin. Mag-ano, ay, wala. Nahuli. Diba? Kaso, ewan ko kung ano nangyari. Ba't wala daw si Leonardo nung time na ito? O, bakit nga? Naya ako magtanong, Your Honor. Naya po ako magtanong. I just complied. So, dahil alam mong Iglesia ni Cristo si Leonardo, siya yung kinontak mo. During that time po kasi, nakita ko kasi operatiba talaga si Sir Leonardo and I worked with him sa CIDG 11. Mm-mm. So siya yung una, later part na realize ko pwede siya. Mm-mm. So I mentioned his name kasi Iglesia ni Cristo rin siya at medyo may katungkulan siya sa Iglesia. So I think he is qualified, Your Honor. Okay. So, well, nag-swak naman doon sa requirement ni Presidente Duterte, si Leonardo? Sa tingin ko po na, kasi okay. Siya naman po na atasan, so perhaps po, na-qualify po, Your Honor. Okay. So, dito sa affidavit mo, Mr. Chair, talagang mentioned na mention si Leonardo as part nung flow of payment o ng flow of rewards dito sa... Ito lang tanong ngayon. Pagpasok naman ng ICC, paano na iiwasan ni Digong lahat ng mga ebidensya? Si Garma, tumiklop na.
paano pa pag tumiklog naman si Leonardo? Finish na. Diba?